Look forward to it po, lalo na po sa mga former representatives po natin na andirito ngayon. Magkakaroon na ang La Union ng sarili ninyong Rice Processing Center. Congratulations po sa inyo. It's really a momentous event that it shows how the visionary leadership of Governor Ortega for La Union. Visionary dahil sa totoo lang, sa atin ngayon, sa national, pinaka-pressing need, food security, food affordability. This is timely na binigyan tayo ng pagkakataon ng government of La Union, no? Na meron tayong lupa magagamit para ilagay ang isang napakagandang rice processing center. Finally, there is a signing of PWC Pact. At taus-puso po ang National Food Authority na nagpapasalamat sa magandang puso po ng ating governor. Isa sa mga pinakamakukulit na mga government agencies po dito sa La Union is NFA. Lagi po silang bumibisita sa akin sa opisina ko. In fact, yung pambungad ko na nga sa kanila kapag ka pumapasok po sila sa pinto ko, oh, kayo na naman? Na kapag ka nag-uusap na po kami ng seryosohan pagdating sa mga projects na pwede po natin ibigay sa mga farmers po natin dito sa La Union, isa lang ang naririnig bilang sagot sa akin. And it's always a yes. Sa ngayon, ang La Union sufficient pagdating sa Dugas. Ang production nyo ng palay dito is more than average. It's 4.5 tons per hectare. The national average is only 4. We give importance po para po sa ating mga palay farmers din po at sa mga na-produce po nila. Lahat po na pwede natin maibigay na klaseng assistance. Unang una pa lang yung palgo po natin, na tayo po yung may highest premium, hindi lamang po sa region po natin, kundi sa buong bansa. Kung lumipas man ang mahabang panahon, si La Union self-sufficient pagdating sa rice. Dahil nandito ang magiging imbakan, nandito ang processing up to mill, hindi nalalayo. Pagdating ng calamity, mabilis mag-respond si anything. Kasi nandyan lang ang bodega, nandyan lang ang processing. That's why we always work hand in hand with all of the national government agencies, because again, going back sa vision po ng province po natin, which is to be the heart of agritourism in Northern Luzon. So kahit hindi pa po natin mapausad-usad ang blessing sana ni World Bank na 300 million pesos po sana, kasi andyan ng NFA na biniyayaan naman din tayo ng 200 million pesos din. O diba? Pero wag po kayong mag-aalala mga ma'am sir, kasi patuloy pa rin po na ipaglalaban po natin ang karapat dapat po sa La Union. Kaya hindi po ako magsasawa na kahit masigaw-sigawan na po ako, okay lang po yan. Because everything that I do is for the love of La Union.